Magandang araw mga boxing fanatics. Pag-usapan natin mundo ng boxing. Pero bago yan, isang fans combination muna sa channel kong maliit na lumaki naman. Sa kabila ng pagkatalo kay Yordinis Ugas nitong nakaraang linggo, wala na itong epekto sa ating pambansang kamao sapagkat ang kanyang ligasiya ay sementado na. Tulad din ng ibang legend tulad ni Muhammad Ali, kahit natalo kay Foreman at naagaw ang kanyang titulo, di na mapapantayan ligasiyang nagawa. Kahit matalo man sa sino mang magagaling sa kasalukuyan, ang gusto lang ni Pacman pasayahin ang boxing fans dahil hanggang ngayon siya pa rin ang tinitingala sa kanyang larangan. Kaya sa mga natutuwa at natalo si Pacman nitong nakaraang laban, sabi nga ni The King, hindi pa tapos ang laban. Sa isang panayam kay Manny Pacquiao, hindi patahas ang sinasabi ni Pacman na si ay aalis na sa passion niyang mahal. Sapagkat sa interview kahapon lamang, di naman niya tahas ang sinasabi na si ay aalis na. Pero malaki pa rin ang posibilidad na isang laban o higit pa sa Desyembre o January, yan ang sabi ni Pacman. Ayon nga kay Jerwin Angkahas, malupit na bata ni Pacman, kilala daw niya si Sir Manny, kaya daw niyang bumawi kay Ugas dahil sa nakita daw ni Jerwin Angkahas na gawa pa rin makipagsabayan sa kabila daw ng mahabang reach ni Ugas. Mas marami raw na iba tong suntok sa kalaban kahit na siya ay namulikat. Naniniwala si Angkahas sa kanilang muling pagharap, kayang maipanalo ni Sir Manny ang laban kay Ugas, dagdag pa ni Jerwin Angkahas. Sapagkat kilala ko si Sir Manny, hindi siya papayag na ganun-ganun lang ang kanyang huling laban. Samantala, si sinasabi ko kanina na sementado na ang ligasiya ni Manny Pacquiao kahit matalo pa man ng mga kalaban sa kasalukuyan, dahil sementado na ang kanyang ligasiya sa inilabas ng yardbarker.com kamakailan lang sa top 25 pound for pound fighter sa nakaraang 100 taon, kung saan nakuha ni Pacman ang 13th pwesto dahil sa pagiging 8th division champion, habang si Mayweather ay nasa 17th pwesto dahil sa malinis sa record na 50-0-0. Habang sa number 10, sina Marvin Marvelous Hagler, Sugar Ray Leonard, Benny Leonard, Joe Louis, Roberto Duran, Wele Pep, Harry Greeb, Henry Armstrong, Muhammad Ali, at nakuha ang number 1 slot ni Sugar Ray Robinson. Habang kahapon lang nilabas ng DSAN website ang top 10 best boxer from the past 30 years. Narito ang pagkakasunod-sunod. Number 10 si Canelo Alvarez. Number 9 ay Evander Holyfield. 8 Lennox Lewis. 7 Felix Trinidad. 6 Oscar De La Hoya. Number 5 si Pernell Whitaker. Number 4 si Bernard Hopkins. Number 3 si Roy Jones. Number 2 si Floyd Mayweather Jr. At number 1 si Manny Pacman Pacquiao. Dahil sa pagiging 8th division ni Manny Pacquiao at undefeated naman si Floyd Mayweather, kaya sila ang nangunguna kahit anong website pa ang maglabas ng mga best boxer prospect. Hindi na mawawala sa listahan at malamang lagi pang nasa unahan ang pangalang Manny Pacman Pacquiao. Hanggang dito lang mga boxing fanatics, ito ang GOP TV Sports.